or gabi na pala kasi madilim na. Nakakahapon nag-ayos ako ng certificate of registration sa BIR. Update lang, well, okay naman siya. Naayos ko siya. Actually, pangalawang beses ko na yun kasi medyo tumagal onte dahil currently employed talaga ako. So, sa man... nila yung aming employment and then nandun din yung ano ko tinatawag nilang RDO yung parang branch ng BIR something, so nasa Manila yon. So ang nangyari nung unang punta namin, wala, hindi ako nakapag-register ng business kasi kailangan i-transfer yung RDO from Manila to Nueva Ecija, which is yung sa Talavera nga. July 29 ata ako nagpunta nun. Ang sabi, it takes a week or 5 business days para ma-transfer yon. So, actually, inantay ko siya ng almost 3 weeks. Yun, finally, na-transfer naman yung, ano, yung RDO ko from Manila to Nueva Ecija. Actually, mga 10 a.m. na ako nakarating doon nung nakakuha ako ng number sa queue. Okay naman, pumila ako, nakapasok ako agad. Medyo tumagal lang ako sa pagpila sa bago matawag yung sa business registration. Kasi yung queue na yun, I think, separate siya or dedicated line. Lane for the ano, new business. So, number 10 yung nakuha ko. Eh, nung time na yun, nasa number 8 na yung tinatawag. I think, bago ako natawag, it takes 2 hours. So, 2 oras bago ako natawag. So, yun. Tapos, yun na nga, nung natawag na ako, medyo tumagal pa yung proseso. To cut the story short, 10 a.m. hanggang 4 p.m. ako natapos. So, 6 hours. I think it's not quite fair kung ganun ka tatagal sa isang government offices. But I would understand sa panahon ngayon kasi maraming pila and hindi naman sila nagpapapasok ng marami. So, wala naman tayong magagawa. So, okay lang. Ayun. Anyway, mga requirements lang natin sa business registration, just to sum it up. Yung, siyempre, barangay clearance. Kung nangungupahan kayo ng pwesto, kailangan din nila yung lease agreement. Pero sa amin naman hindi, so walang problema doon. And then, yung DTI, siyempre DTI. And then yung business permit dito sa municipal. So meron naman ako ng lahat. Bago sa akin yung, ano, yung invoice, kailangan meron ka ng invoice sample, which is galing sa mga authorized printing shops. So, sa mga authorized nila. So, binigyan naman nila akong copy nung unang punta ko doon. So, meron akong authority to print. Nakakuha na akong sample. Ayun, eto nga yun. And, yun lang. Tapos, yun lang. Basically, ID ko, syempre. So, identification. Since, pag kumuha kayo ng, ano, ng DTI, nag-register kayo sa DTI, may yata ako kumuha nun. So, ano na ngayon? August. So, June, July, August. So, normally, around 500 plus lang yung babayaran to register a business. But, inabot yata ako ng around 2,700 because of penalties. I think it's 1,000 a month. Tapos, may mga iba pang maliliit na penalties or interest. So, yun. So, kung mag-register kayo ng business and plan nyo kumuha agad, the best thing to do is as soon as, ano, mag-register kayo, ituloy-tuloy nyo na yung process para hindi na nagkakaroon ng delay. From DTI, barangay, municipal, to BIR, para isang diretso lang, walang hassle, walang delay, walang interest, and walang charge. So, yun lang naman yung binayaran ko, 2,700 pesos. And then, kailangan yung bumili ng general ledger, columnar, kasi tatatakan yun. So, sa Webes, babalik ako doon para sa seminar. So, merong pa seminar ng BIR, I guess, para sa kalaman na rin ng, ano, ng business owners. Paano magresibo, I guess, yun yung mga hulak doon. So, babalik ako doon. So, third time ko babalik. So, para makompleto mo yung process ng business registration. Hindi naman ganun kahirap, pero alam nyo yun, medyo malayo lang sa amin. Kaya, pabalik-balik ako. At least 3 times akong bumalik. That's because kailangan ko pang i-transfer yung RDO. Siguro kaya at least twice lang naman. So, kailangan lang natin magtiyaga, guys. Yun lang ang masyashare ko sa inyo. And then, after that, dinaanan ko na yung nagpiprint. Dala ko na yung authority to print na galing ng BIR para sa receipt. Kasi nag-order na rin ako ng receipt. Mga 2,000 pesos yata. Medyo mahal. So, 1,250 pieces ng receipt na may duplicate. Or invoice, basically. Tawag nila invoice. Ito yon yung sa
sa invoice, ganito yung itsura ng invoice or receipt. Sa mga sales, ganito na raw ngayon mga invoice. Pag services, resibo talaga or receipt, o official receipt. So, yun lang guys. Ito lang yung masishare ko sa pag-register ng business para sa Mushroom. So, sa mga hindi pa subscribe guys, please subscribe and hit the notification bell. Blah, blah, blah. Okay? So, yun lang. Have a good day. Thank you. Bye.